Guys, welcome my vlog. Nandito na naman tayo guys. Nag-check tayo ng gray inverter. Ito troubleshooting tayo rito. Inobserbahan anong problema na ito. Namamatay siya eh. After 10 minutes. Tapos after 10 minutes, namamatay siya. Mga 1 minutes na naman uli, gagana na naman siya. Obserbahan natin kung anong problema nito. Ngayon, wala siyang error dito. Nakikita mo yung display. Nakikita nyo yung display, oh. Ngayon, dahil amperahe natin nakasulat dito 18.4, so pagdating ng ano ng 15 ngayon ang presyo natin hindi pa nag-revolution yan. Yan 9.2. Pressure. Ang ginawa ko guys, sinubukan ko muna ng ginamper yung ano, yung low pressure switch. Kung ano mangyari kung magtuloy-tuloy siya. Tingnan natin. So, gray yan ang ano, gawin natin. Yung gray yan, no? Tingnan natin kung anong mangyayari kung magte-trip pa rin siya. Magkakaroon pa rin siya ng error. Kung nag-jinamper ko yung low pressure switch. Tingnan natin. Naghanda na ako ng ano, naghanda na ako ng rayon. Just in case. Kung hindi pa rin siya na mamamatay, umaabot siya ng 15. Sa pinaganaan natin tong ano, yung unit na to na may error na H5. So ngayon guys, nakita na natin ang problema yung H5 natin. Ngayon pinalitan natin ng ano, ito yung board na dati. Ay nagdala ako ng ano, nagdala ako ng ibang board. Dahil ito kasing board na to, nagkakaroon siya ng H5. So, ang ginawa ko nito, ginawasan ko ng karga, ganun pa rin ang nangyayari, nag H5 pa rin. Tapos ang compressor naman na iba yung tunog ng compressor. So, duda ko talaga may problema tong IPM, itong board na to. Ayan sabi eh, may problema daw ang compressor, hindi naman dahil naabot kasi siya ng amperahe ng 15. Na pagdating ng 15 ampere, nagano kagad siya, nagka-cut off kagad siya, namamatay siya. Tapos nag-EH5, tapos ang gumagana yung condenser, tapos mga 1 minutes namamatay na siya. Ganun. Ngayon pinalitan ko ng ano nga ng ibang board. Anong nangyari? Ito, maganda na ang takbo ng unit. So, nakukuha natin ang pirahe lang ay 6.2. Yung sa kabila, maabot nga siya mag-starting time eh. Maabot lang siya ng 9. Tapos katagalan, mag-high speed na siya, aabot siya ng 15. Doon siya na mamatay. So, idipin mo dito sa kabilang ano, itong board na dala ko, normal lang. Kita nyo, 6.1 lang ang takbo. Ang starting time niya, mga 5 ampere. Ngayon nag-high speed na siya, 6.1. Ibig sabihin may problema yung board natin. Itong pinaano, pinapapagawa na eh ang sabi gawa raw to. Inaayos na, hindi inaayos to. Okay na. Ito confirm na ang problema natin. May problema yung PCB board.
itong PC board. Ayan, ito gumana na, ayos na. Tapos ang ano natin ang 140 ang ano natin, ang pressure natin. Tapos 6.2. Okay na guys. Ayan na. So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong videos. Thank you. Bye-bye.